sa iyong kagandahan, loob mga sala ko'y iyong linisin ayon din sa pag-ibig mo sa akin. Bubuksan aking puso't isipan, pagsalansan ko'y aking tinikilala. Patawarin niya rin kasalanan. Ako'y kaawaan o mahal kong Diyos, sangayon sa iyong kagandahang loob, mga sala ko'y iyong inisin ayon din sa pag-ibig mo sa akin. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang marapat tayong gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang sinimulan naming kusang pagpapakasakit ay subaybayan mo ng iyong pagmamalasakit upang ang pinagtitiisan ng aming katawan ay maisaloob namin at ganap ng may maganap na may katapatan sa pamamagitan ni Hesus Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Ito ang sinasabi ng Panginoon. Ikaw ay sumigaw ng ubos lakas, ang sala ng bayan ko sa kanila'y ihayag. Sinasamba ako, kunway hinahanap, sinusundan-sundan parang natutuwang ang kalooban ko'y kanilang malaman. Ibig palabasin na ang gawain nila ay matuwid, at di lumilihis sa mga tuntuning aking ibinigay, wari natutuwang sa aking sumamba at ang hinihingi hatol na matuwid. Ang tanong ng mga tao, bakit ang pag-aayunyo nati di pansin ng Panginoon? Nagugutom lang tayo ngunit walang kabuluhan, ang sagot ng Panginoon. Pansariling kapakanan pa rin ang pangunang layunin sa pag-aayuno, habang ang nag-aayuno'y patuloy na inaapi ang mahihirap. Ang pag-aayuno ninyo'y humahantong lamang sa alitan, hanggang kayo'y nag-aaway-away. Kung ang pag-aayunong ginagawa ninyo ay gayon din lamang, ang inyong pagtawag ay tiyak na hindi ko pakikinggan. Sa inyong pag-aayuno, pinahihirapan ninyo ang inyong sarili. Yumuyo ko kayong parang damong hinihipa ng hangin. Nagdaramit kayo ng sako at nahihiga sa abo. Pag-aayuno na ba iyan? Akala ba ninyo'y nasisihan ako riyan? Ito ang gusto kong gawin ninyo.
Tigilan na ninyo ang pang-aalipin. Sa halip ay pairali ng katarungan. Ang mga api palayain ninyo at tulungan. Ang mga nagugutom ay inyong pakanin. Patuloyin sa inyong tahanan ang walang tirahan. Yaong mga tao na halos subad na ay iyong paramtan. Ang inyong pagtulong sa mga kasama ay huwag tatalikdan. At kung magkagayon, matutulad kayo sa bukang liwayway, hindi maglalaot, gagaling ang inyong sugat sa katawan. Ako'y laging sasa inyo. Ililigtas kayo at iingatan kahit saang lugar. Sa araw na ayon, diringgi ng Panginoon ang dalangin ninyo. Pag kayo'y tumawag, ako'y tutugon agad. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Diyos ko, iyong tinatanggap, pakumbaba't pusong tapat. Diyos ko, iyong tinatanggap, pakumbaba't pusong tapat. Ako'y kaawaan o mahal kong Diyos, sangayon sa iyong kagandahang loob. Mga kasalanan ko'y iyong pawiin, ayon din sa iyong pag-ibig sa akin. Hugasan mo sana ang aking karumhan, dalisayin mo ang aking kasalanan. Diyos ko, iyong tinatanggap, pakumbaba't pusong tapat. Ang pagsalansang ko ay kinikilala, laging nasa isip ko at alaala. Sa iyo lang ako nagkasalang tunay, ang nagawa ko'y di mo nagustuhan. Diyos ko, iyong tinatanggap, pakumbaba't pusong tapat. Hindi mo na nais ang mga panghandog, sa haing sinunog, di ka nalulugod. Ang handog ko, o Diyos, na karapat dapat, ay ang pakumbabat, pusong mapagtapat. Diyos ko, iyong tinatanggap, pakumbabat, pusong tapat. Magsitayo po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon at sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, lumapit kay Jesus ang mga alagad ni Juan Bautista at ang wika. Malimit kaming mag-ayuno. Gayun din ng mga Pariseo, bakit po hindi nag-aayuno ang inyong mga alagad? Sumagot siya, maaari bang magdalamhati ang mga panauhin sa kasalan habang kasama nila ang lalaking ikinakasal? Kapag wala na siya, saka pa lamang sila mag-aayuno. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna tayong lahat. Mm-hmm.
Ang mga pagbasa ho natin sa araw na ito ay pinapaalalahanan at binibigyang pansin po ang pag-aayuno. Narinig ho natin ito sa ating unang pagbasa, ganun din po sa ating ebanghelyo. Maganda ho munang paalala sa atin, no, bilang mga Kristiyano, na tuwing Biyernes po ng Kwaresma, tayo po ay nagpapaliban sa pagkain ng karne. Manok, kasama ho manok, baboy, baka, at ano pang karne. Isda, oo, pwede. May nagtanong ho sa akin dati, Father, hindi ba kasama po ba kung manok? Lagi hong tanong yan kapag panahon ng Kwaresma. Father, kasama ba ang manok? Bawal ba ang manok? Na lagi ko sinasabi, oo. Hindi naman siya karne. Kasama ho ang karne ng mga ibon. Kasama ho manok doon. Tinanong ako, Father, itlog, pwede? Oo, hindi pa manok yan. Hindi pa napipisa. Pero maganda hong mapansin sa ating unang pagbasa na ang pag-aayuno din po sana ay hindi lang yung physical observance. Oh, hindi ako kumain ng karne pag Biyernes. Minsan, oh, nagfa-fasting pa din ako pag Biyernes. Kahit na ang turo ng simbahan ay Ash Wednesday at Good Friday lang tayo magfa-fast. Diba, Father, nagfa-fasting ako. That's good. Nagbibigay ho ako. Naglilimuso ako sa panahon ng Kwaresma. Maganda naman ho yun. Nagdadasal po ako, Father. Maganda rin ho yun. Meron tayong prayer, fasting, and almsgiving. Pero, ito ho ha, pero, kung pinagmamalupitan mo naman ang iyong kapwa, inaabuso, niloloko. Kung patuloy ka pa rin naninira ng kapwa mo, baliwala ang prayer, fasting, and almsgiving mo. Baliwala yung abstinence mo kung ang iyong pamumuhay ay hindi nagbabago. Kung patuloy sa paninira ng kapwa, pero ipopost mo pag Biyernes, oh, no meat Friday, prayer and abstinence, pero chismosa ka pa rin sa araw na ito, baliwala ang mga sakripisyo mo. Kasi paalala sa atin ang unang pagbasa, sana ho yung mga sakripisyong niyayakap natin ay magdala sa atin ang pagbabago ng buhay. Sana yung sakripisyong niyayakap natin ay umakay sa atin patungo sa pagsunod natin kay Jesus at pagtalikod sa mga pangit na gawain at kasalanan. Minsan nga, nagbiro. Oo nga, nag-prayer and fasting nga. Tumatagay naman sa kanto. Sayang naman, we miss the point of the celebration of Lent kung panlabas lang ang ating ginagawa. Kung simpleng pag-comply lang, oh, hindi ako kumain ng karne pag Biyernes, pero yung ating pamumuhay ay nananatiling parehas, physical observance lang. Ang nais ng Diyos sa atin ay hindi lang physical observance,
Hindi lang inaginawa ko lang to, kung hindi may nagbabago ba sa ating puso. Sana yung prayer and fasting natin, yung abstinence natin sa araw na ito, ay magdala sa atin sa pagpapatawad sa kapwa natin. Sana ho yung abstinence ay magdala sa atin sa pagmamahal natin sa kapwa natin. Pagmamalasakit sa kapwa natin. Umurong tayo sa mula sa sarili lang yung iniisip patungo sa kapwa naman ang iniisip. Mula sa pagkamakasarili, umaalis tayo dahil sa mga sakripisyo, marunong tayong magmalasakit na. At ito po yung inihingi sa atin ng Panginoon. Ito yung inihingi niyang pagbabago ng buhay sana natin sa panahong ito ng Kwaresma. Hindi lang simpleng pagganap, hindi lang physical o panglabas na gawain lamang. Pero ang puso natin, ang buhay natin ay nagbabago at lumalago at natututo tayo maging mapagmahal tulad ng Panginoong Jesus Nazareno. Kahit yun lang, okay na. Kung mas lumalago ka sa pagmamahal, kasama ng pag-abstain mo ng karne tuwing Biyernes, you get the point. Nagets mo din sa wakas. Kung ang kasama ng iyong pagyakap ng sakripisyo sa panahong ito ng Kwaresma ay magdudulot sa iyo na magmahal sa kapwa mo at kung kakayanin ay patawarin ang tao na hindi mo nakakasundo, talikuran ang paninira ng kapwa, that will be the most meaningful Lent of your life. At sana ho yung pagdiriwang natin ng Kwaresma ay maging makabuluhan sa ating bawat isa. Sa lahat ng deboto, maging makabuluhan ang Kwaresma. Hindi dahil dadaanan lang natin ito, kung hindi dadaanan natin ito dahil gusto nating may mabago sa ating buhay at pamumuhay. Lumalago tayo sa pananampalataya sa ating Poong Hesus Nazareno. Lumalago tayo at tinutularan natin ang halimbawa niya kung paano siya magmahal. Kaya marahil magandang hilingin natin sa araw na ito, maliban lamang sa ating pagtalikod sa pagkain ng karne sa araw na ito, ay hilingin natin, Panginoon, turuan mo ako magmahal tulad mo. Turuan mo ako na at tulungan mo akong talikuran ang mga pangit kong gawain at bisyo at sumunod ako sa iyo ng may katotohanan at kabanalan ng buhay. Itong hinihingi at pinapakiusap sa atin ng Panginoon, hindi lang sana maging panlabas na pagdiriwang lamang o panlabas na pagtupad o gawain lamang ang ating pagdiriwang ng Kwaresma, kung hindi sana ang puso natin, ang isip natin ay magbago at tayo ay magbalik loob sa Kanya. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, sa pamamagitan ng pag-ayuno, binibigyan natin ng Diyos ng puwang sa ating buhay. Ang ating itugon, Panginoon, nasa iyo ang aming tunay na kagalakan. Panginoon, nasa iyo ang aming tunay na kagalakan. Bilang mga alagad ni Kristo, tayo naway makasunod sa mga utos ng ating Ama sa langit. Manalangin tayo. Panginoon, nasa iyo ang aming tunay na kagalakan.
Ang bayan ng Diyos naway magtiyaga sa kanilang mga pagsasakripisyo ngayong Kwaresma, manalangin tayo. Panginoon, nasa iyo ang aming tunay na kagalakan. Ang ating mga pagtitimpi at pagpipigil sa sarili, alang-alang sa Panginoon, naway matumbasan ng kaligayahan sa piling niya, manalangin tayo. Panginoon, nasa iyo ang aming tunay na kagalakan. Ang mga may sakit, nasa bingit ng kamatayan at namimighati sa buhay, naway mapuspos ng biyaya ng Diyos, manalangin tayo. Panginoon, nasa iyo ang aming tunay na kagalakan. Ama naming nasa langit, ipagkaloob mo sa amin ang lakas upang mailaan namin ang mga sarili na mamuhay ayon sa Espiritong nananaan sa amin. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Sa pagsunod sa utos mo, magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, inaalay namin ang aming ginaganap na sa 40 araw na paghahanda bilang aming hain na napagindapat na iyong kalugdan ang aming kalooban at nagdudulot ng kakayahan sa pagtitimpi namin sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesukristo na aming Panginoon. Binibigyan mo kami ng bagong pagkakataon upang ganapin ang paghahanda ngayon para sa pagdiriwang ng muling pagkabuhay. Kaisa ng iyong anak na minamahal, aming inilalaan ang panahon, talino at yaman, para ganapin ang iyong kalooban na ang kapwa-tao ay lubos na damayan. Sa pagdiriwang namin sa aming pagsilang bilang mga kaanib ng iyong sambayanan, kami iyong pinagkakamit ng katayuang ganap sa pagtatangkilik. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang
sa kaitaasan, pinagpala ang naparito sa ngalan ng Panginoon. O sana, o sana, o sana sa kaitaasan, o sana, o sana. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banalang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinagati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Ngayon din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo. Para maglingkod sa iyo, isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming na himlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ng lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan.
sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Itong kordero ng Diyos, ito na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, ang tamang paraan ng pagtanggap ay kaliwang kamay sa ibabaw ng kanang kamay. At sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo. At isubo sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Ialay ang aking buhay alang-alang sa aking mga tupa. Handa kong ibuwis ang lahat ng sa aking alang-alang sa iyong kaligtasan. Batid ko kung sino ikaw. Akong pastol mong sayo'y nag-alaga. Batid mo rin kung sino ako.
lahat ng sa akin alang-alang sa iyong kaligtasan. Kahit na mawala'y sa aking piling, ikaw ay aking hahanapin. At kapag ika'y natagpuan, pauwi sa balikat ko'y ipapasan. Handa kong ialay ang aking buhay alang-alang sa aking mga tupa. Handa kong ibuwis ang lahat ng sa akin alang-alang sa iyong kaligtasan. Handa kong ialay ang aking buhay alang-alang sa akin mga tupa. Handa kong ibuwis ang lahat ng sa akin alang-alang sa iyong kaligtasan. Huwag na sanang mayo sa aking pastulan. Ako ang iyong pastol na nagmamahal sa'yo. Mainam ang aking handog na batisan. Ang ko'y kaloob alang-alang sa'yo, alang-alang sa'yo. Mga paalaala sa mga nagsisimba, pinapaalalahanan ng lahat na huwag maging kampante sa banta ng COVID-19. Bagkus dapat nating ipagpatuloy ang tamang pagsunod sa minimum public health standards sa ilalim ng Alert Level 1. Sa oras na makaramdam ng sintomas, agad na mag-isolate para sa dagdag na proteksyon laban sa banta ng COVID-19, agad-agaran na tayong magpabakuna at booster. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor ng Itim na Nazareno. Magsitayo na po tayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang pakikinabang namin sa pagdiriwang na ito ay magdulot nawa ng kapatawaran sa aming mga kasalanan upang kami maging marapat sa iyong pagpagaling na kabutihan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen.
Magsiluhod ho tayong lahat. Panalangin kay Kristong nakapako sa krus. Tungayan mo akong naninukluhod sa iyong harapan. Jesus na butihin at katamis-tamisan. At ako ay dumadalangin at nakikiusap ng may maalab na kalooban upang loobin mong ang aking puso at buhay ay buhay na buhay akong madamang nakatitik sa pananampalataya, pag-asa at pag-ibig at ang wagas na pagsisisi sa aking mga kasalanan at ang matatag na pasyang magbagong buhay. Samantalang nababagbag ang aking loob at nalulungkot ako sa pag-iisip at pagsasaloob ng iyong limang mga sugat habang aking binabakas ang pangungusap na iyong inilagay sa bibig ni David na propeta mo para kanyang ipahayag tungkol sa iyo. Jesus na butihin, mga kamay ko at paay, pawang binutasan, ang mga buto ng katawan ko ay masid ay mabibilang. Magsitayo na po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na po ang Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angka na nagsusumamo sa iyo. Nakamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga may daladala nilang imahin at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng ating mapagmahal na Diyos, ang Ama, at ang Anak, at ang Espiritu Santo. Amen. Umayo kayo, taglayang kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin.